Kasi tayo na po ang lahat. Ng Panginoon naming mahal
Pasapitin mo kami sa kagalakan dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Basa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang ulilang lupain malaon ng tigan ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilan. Ang dating ilan ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano. At mamumuha ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ang lahat ng haningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulat ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at gala magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri
Noong panayon na balitahan ni Juan Bautista na nawoy, nasa bilangguan ang mga ginawa ni Kristo. Kaya nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong naririnig, narinig at nakita. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muli nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa maduka ang mabuting balita, mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Pag-alis ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, bakit kayo lumabas sa ilang? Anong ibig ninyong nakita? Isa bang tampo na inuhuboy ng hangin? Ano ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit na maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sabagal si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking pinadadalang mauuna sa iyo. Inianda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumigaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit, ang pinakaba sa mga taong pinag-aharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ay po ngayon ay nasa Gaudete Sunday, ang linggo ng pagsasaya, bahagi po na kung saan ay kasama pa rin po sa apat na linggo ng ating pag-aabang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ang apat na linggo ng Adbyento na nais na ibigyan pansin yung kahalagahan na bagamat po sabi nga po natin ay ito ay paghahanda pa rin. Pero sa ikatlong linggo na ito ay narito yung panyaya ng kasiyahan, kaligayahan na dulot na pagdating ng Mesiyas. Kung tawagin nga po natin ay in joyful anticipation, masayang paghihintay na dapat na maging bahagi ng ating damdamin sa kapanahunan na ito ng ating paghihintay sa mananakop. Sabagat tayo naniniwala, sa biyaya na nais na ibigay ng ating buong megapal. Napakaraming biyaya. Alam nyo, sa mga OFW sa nakausap ko, kung mamapapansin po natin, sa mga kapatid natin na OFWs, kapag Pasko, marami sa kanilang nauwi. Gusto nila, umuwi sila sa Pasko. Bakit? Sabi nila sa akin ay, Father, iba ang Pasko sa Pilipinas. Bagamat po sa ibang bansa, may mga Katoliko, iba yung pagdiriwang natin ng Pasko. Mas masaya ang Pasko sa Pilipinas. Yun ang kalimitang maririnig mo sa kanila. Kaya makita po na, kung pipili sila, kung uwi sila, kung maaari, ay
sa panahon ng Pasko. Bahagi o na kung saan ay nais na pakinabangan ang biyaya ng kagalakan dulot ng panahon na ito. At ito rin po yung nais na ipahiwatig sa atin ng banal na kasulatan. Kaya nga po sa unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaias, anong sabi mo? Ay, sing with joyful songs. Umawit kayo ng awiting may kagalakan. Bahagi po na ipinapahayag ni Propeta Isaias. Maging bahagi rin po ng pagtugon na makita natin sa mga pagbasa at sa ikalawang pagbasa na tayo inaanyayaan na pakinabangan natin ang kagalakan na dulot sa ito ng ating Panginoong Hesus Kristo. At tatlong bagay po yung nais kong bigyan ng pansin, no? Upang higit natin pakinabangan yung kagalakan na ito na ipinamamanig sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabagka kuminsan o, may one time yung nagsabi sa akin, Father, ayoko lang sumaya. Bakit? Kasi kung lang kong sumaya ngayon, mamaya-maya, may darating na malungkot na balita. Yun ang kuminsan yung takot natin. Tayo mga Pilipino, kuminsan ay, kapag mamaya masaya, mamaya, malulungkot tayo. Tayo ay natatakot ng sumaya. Kasi darating yung kalungkutan. Alam niyo, kalimitan sa mga ganong patakpan, ang tayo natumisan sa sarili ko, ay nire-remind ko alam. Yung kapigatian, yung kalungkutan, dumarating yan. Kahit na hindi ka magsaya ngayon, pero kapag may mga panahon na magdudulot sa iyo ng kagalakan, ay huwag mong palampasin. Huwag mong palampasin. Hindi na hulugan na hindi darating yung kapigatian kasi hindi ka nagsaya. No? Hindi. Magsaya ka man o hindi ngayon, bahagi ng buhay na mayroong kapigatian dumarating sa buhay ng tao. Ikaw ay magpasalamat sabagat dumating yung kaligayahan na dulot para po sa araw na ito. At yun po yung una, no? Ano yun? Appreciate the blessing of the moment. Iyong pahalagahan ang biyaya ng kasalukuyan. Iyong pahalagahan ang biyaya ng kasalukuyan. Bahagi po na kung saan ay makita po natin sa pagdahan natin sa daigdig na ito. Kalimita, narinig natin natin, count your blessing. Hindi, appreciate yung biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag unawang lilipas ang araw na hindi natin makita na rin. Ano pa nga yung biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa akin sa araw na ito? Ano yung nagdulot sa akin ng kaligayahan sa araw na ito? Mayroon ba kang lumigaya pa ako ngayong araw na ito? Naramdaman ko ba yung kagalakan na sinasabi ng Diyos sa araw na ito? Alam niyo, sa ating pong buhay, lalo-lalo po sa pagdarasal natin ang mga misteryo ng Santo Rosario, yung sorrowful mystery, isa lang po yun, meron tayong joyful mystery, misteryo ng tuwa. Meron tayong glorious mystery, misteryo ng luwalhati. Ah, nagdagdag po, no? Noong year 2000, yun, misteryo ng liwanag. Isa lang po yung joy, yung sorrowful mystery. Kaya bahagi yun na kung saan makita natin, ano ang biyaya na ipinagkaloob sa akin sa araw na ito. Kuminsan kasi nabubuhay tayo either sa nakalipas o sa darating na hinaharap. Anong halimbawa ako? Yung mga taong hindi marunong magpatawad, kuminsan yan, nabubuhay yan sa nakalipas. Kaya nga sabi ni Jesus sa ikalawang pagbasa na narinig po natin ngayon sa araw na ito,
Anong sabi ng buong may kapal? So ayon po sa pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago, ang sabi niya ay maliban sa pagdudugo, huwag kayong maghinakita upang hindi kayo atulad ng Diyos. Sabihin niyo mga huwag kayong maghinakita, maghihinang, nagbibigay ng paghihinakit. Ay yun po kumisan kapag tayo namumuhay sa paghihinakit o sa hindi magbabatawad. Believe at the past. Iba naman, believe at the future. Ano yun? Halimbawa ko sa isang buhay na kung saan ay pinamamanig ng tao, yung biyaya na natanggap niya, halimbawa ko ay nagkaroon ng bagong anak, ay kumisan hindi nakita yung kaligayan, yung bagong buhay. Yung tao na bumuhay sa hinaharap ko rin, ang nasa isip niya rin, saan kaya ako kukuha ng ipakakain dito? Bagamat mahalaga po, mahalaga na makita, pero ibig sabihin, kapag nandoon palagi yung kaisipan mo at hindi mo nakita yung biyaya na may bago kang anak, may bago kang kapatid, may bago kang apo, ay hindi mo mararamdaman yung kaligayahan na dulot ng pagliligtas ng Diyos. Pangalawa, bahagi mo na kung saan ay makita po natin ay makita sa ating mukha. Makita sa ating mukha. Ibig sabihin, yung kaligayahan, makita sa ating mukha. Alam nyo, kumisan, very challenging yung pangalawang ito. Lalong-lalo na. Kita nyo naman yung mukha ko. Seryoso. Kumisan, makita. Pero ano yung panya? Ibig sabihin, kinakailangan maging expressive, maipakita natin, nalim, yung kagalakan na dulot ng Panginoon. Bakit? Kasi may biyaya. Maraming biyaya ang utusin na ipinagkakaloob sa atin ang pumika pa. At alam nyo, sa Ebanghelyo ang ating ibinahagi, marami yung mga biyaya ang nais na ipakita ng Diyos. Hindi lamang yung ipinamanig ni Jesus sa mga sinugo ni Juan Bautista kung siya nga ba ay inihintay na Mesiyas sapagkat ano sabi niya, nakakita ang mga bulak, nakakalakad ang mga pilay, nabubuhay ang mga patay, gumagaling ang mga may sakit, hindi lamang yun. Pero hindi sila kaya natin yung biyaya na huwag natin kalimutan, yung pong muling paragraph na sinabi ni Jesus. Ayan yung mong politiko. Anong sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo sa mga isinilan, wala kang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. 2,000 years ago, sa mga isinilan, wala kang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Nakita natin kung paano dakila si Juan Bautista. Kung paano siya isikat para sa mga Israelita. So, yun ang kinikilala. Walang dakila na higit pa kay Juan Bautista. Pero nung sabi ni Jesus, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Kahit na raw yung pinaka-least, yung pinaka-kulela sa pinaghaharian ng Diyos ay dakila kay Juan Bautista. Kita niyo yung biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya nga po, bahagi po ng ating pagdiriwang sa 50th anibersaryo ng ating dahil sa ito po, no? Pagpapasalamat, pagpapalagana sa pagahan sa pag-aari ng Diyos. Tayo naniniwala na tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Ang Diyos ay nagkahari sa atin. Ay, pero mo yun,
kahit na yung pinakaaba sa atin, sa tinatawag natin pinag-aharian ng Diyos, Eren, ay higit na dakila kay Juan Bautista. Pero yun, ang nawarang pagdating ko lang, napakaraming biyaya na dapat natin makita at ipagpasalamat. Pero ano yung pangalawang bahagi na huwag natin kalimutan? Ipahayag natin, ipakita natin. Yung pong unang pagbasa, maliwanag ko yung pamamaraan sa pamagitan ng pag-awit. Marami yung pamamaraan ng pagkabahayag ng kagalakan. Nandoon yung pag-awit ng masasayang awitin. Pero marami pa ang mga pagkakataon na nawa ay ipamalas na alam yung kuminsan. Sabi nga ako natin, kuminsan ay yung mga kalimitan na unang pumapasok sa isipan natin. Sino ba yung palaging nagsasaya? Sa isip natin rin, ay yung mga magiinom. Yung mga magiinom talaga, na kung magiinom yan, sabi yan, ano yan, gumagawa ng dahilan para lamang mag-inom. Pero dapat tayo mga Kristiyano, tayo mga ikinuturing na mga anak ng Diyos, amen, we should be expressive of our joy. Kinakailangan ipakita natin ang ating kagalakan bilang mga anak ng Diyos. Sabagat maraming biyaya ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya po ang pagamat po itong ating suot ngayon, sabi ng mga ibang nang iba, Father, kulay pink. Well, yan po ay kundarusin po ang talagang kulay niyan sa Victoria ng simbahan ay old rose. Lumang rosas. Bakit po? Ito rin yung kulay ng kandila na ating sinindihan. Para ano? Ay, to express our joy. Higit sa lahat saan? Sapagkat dumating ang pagliligtas sa gitna natin. Huwag tayong mahiyak. Tumisan mo na kayo, very expressive tayo kapag dumating ang kapigatian sa daigdig sa buhay natin. Madali ko tayo mag-express ng kalungkutan. Pero kapag pumisan ng kaligayahan, tinatago natin. Hindi. Kinakailangan makita sa ating mga mukha ang kagalakan na dulot ng Diyos, ang dulot ng Kanyang pagliligtas. At yun po naman, kung talagang tunay yung kagalakan na yan, alam natin, sabi na natin ay dapat ay hindi lamang sinasaloob, makita sa labas. Makita sa labas. At huwag natin ikahiya na ipakita sa labas yung kagalakan na dulot ng ating Diyos. Huwag tayong maging madamot sa pagpapakita ng ating kaligayahan. Lalo-lalo na kapag pinag-uusapan natin ang kaligayahan na nagdudulot ng kaligtasan. Kasi ito yung bigay ng Yesus sa atin bilang mga iniligtas niya. Pangatlo, patuloy na paanyaya na ipinapahayag sa atin ang buong mikapal sa banal na pagdiriwang ng misa na ito, dahil na yung kagalakan na ito ay always directed to others. Always directed to others. Hindi po directed to oneself. Makita po natin, tumisan ng mga tao sa paghahanap ng kagalakan. Alam nyo, na napaka number one na problema, maaari hindi yun natin alam, underlying yun eh. Yung kalungkutan. At nandusin po, isa ko sa mga solusyon na makita po natin para po paglabanan ang epekto ng kalungkutan. Yung kagalakan, bahagi yun lang kung saan ay sabi nga natin ay malaking may tutulong sa paglabo ng isang tao. Kinakailangan nating
makita yung paggalak. Pero sabi nga, saan pala ako nahanapin? Kumusas kasi, hinahanap natin yung paggalakan alin. Maibigay ng tao sa atin. Yun kumisyon ang hinahanap natin. Bigyan mo ako ng paggalakan. Hindi. Ano yung dapat? Ikaw ang magbigay ng paggalakan. Ikaw ang magbigay ng paggalakan. Bahagi yun akong sana'y ipinamamanig. Hayaan natin na tayo ay daluyan ng kagalakan ng Diyos. Hayaan natin na tayo ay daluyan ng kagalakan ng Diyos. Kaysa tayo'y maghanap ng kagalakan mula sa iba. Mas magiging makita po natin yung tunay na yan sapagat kung ang pagbabasihan lamang natin ng ating kagalakan ay kung anong may bibigay ng iba ay makita po natin paano kapag hindi na sila nagbigay ay hindi mo na makita yung kagalakan na dulot na ipinapahayag ng buong kapal. Kinakailangan na hayaan natin na dumaloy mismo sa atin yung kagalakan niya. Madali na ho yun kung nagawa natin yung pangalawa. Na kung saan ay makita po natin, hayaan natin na i-express natin yung mga biyayang tinatanggap natin sa buhay na ito. At nawa po makita natin na ito. Ito rin kagalakan na ito rin. Magdulot ng kagalakan para sa iba. Hindi lang ito para sa akin. Hindi lang ito para sa akin. At yung kagalakan ay hindi ko nawa hanapin doon sa ibang tao na rin na ako mismo ang magdala ng kagalakan. Kasi yun yung panyaya na ipinapaayon ng buong ikapal. Isang biyaya na ibinigay sa atin bilang kanyang pinaghaharian. Bilang mga iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan. Si tungkol pong ito, ang iiwanan ko sa iyong paninilay sa linggo na ito ng kagalakan. Nawa po, higit namin pakinabangan yung kagalakan na dulot ni Jesus. Na ang buhay natin na rin, mapuno ng kagalakan. Ang sanday kukuha kay Jesus na siyang pinagagalingan ng lahat ng kagalakan. Una, maging bahagi po ng ating pagkilos natin. Pahalagahan natin ang biyaya ng kasalukuyan. Pangalawa, maging maliwanag po sa atin na kung saan ay sa bagtaan natin sa daigdig na ito, Ellen, ay ipakita natin, ipamukha natin yung kagalakan ng pagliligtas ng Diyos. Pangatlo, ito na ang kagalakan na ito ay patungo para ibahagi natin sa iba. At ito yung dilog natin na kung saan higit natin papakinabangan ngayong panahon na ito. Pero po itong linggo ng Gaudete, ito rin po yung linggo na kung saan magsisimula yung ating simbang gabi. Na kung saan ay magsisimula na natin ang awitin ang pagbibigay natin ng papuri sa dakilang Diyos na siyang pinanggagalingan ng ating kagalakan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga panaginip sa lahat na may gawa ng langit at lupa
Sumasampalataya na manabog ay sa Kristo ng isa na ang Diyos. Panginoon na ating lahat, nagdadawang tao sa lamang ng Espiritu Santo, ay pinanganap ng Santa Maria ng Diyos. Pinagpangasakit ng Diyos sa Pilato, pinabos sa Diyos na matay ng libig, anawag sa Paroon at ang mga ima. Namay ka kung araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magpumulat, panilito at upog sa nabubuhay ng mga ita. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa mananasimbahan Katolika, sa kasamahan ng kabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magalak tayo at magpasalamat sa Diyos at tapat sa atin. Patuloy tayong lumapit sa Kanya at idulog natin ang minimiti ng ating bayan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pare, at mga religyoso, nawa sila'y maging mga buhay na patutuo sa kagalakan, kapayapaan, at pag-asang nagmumula lamang sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming manalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matularan nawa nila ang halimbawa ng payak, makatarungan, at matuwid na pamumuhay ni Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, himpin mo ang aming panalangin. Para sa ating bayang Pilipinas, naway magkaisa at magtulungan ang lahat ng mamamayang Pilipino para sa kapayapaan, katarungan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, himpin mo ang aming panalangin. Para sa mga nawawala ng pag-asa dahil sa kahirapan at mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng ginhawa at katugunan sa kanilang mga pangangailangan sa tulong ng ibang tao. Manalangin tayo. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, hingin mo ang aming panalangin sa paghihintay namin sa iyong anak. Alisin mo ang aming mga pangamba at palitan mo ito ng kagalakan. Hinilin namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid, mga pagkahain natin italugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin dumika, may hain nawang lubos ang matapag naming paglilingkod sa pag-anak sa itinatag ng iyong anak.